na ang baha sa ilang bahagi ng Pangasinan, pero may ilang pa rin mga bayan na lubog sa tubig. Sa Carmen Rosales, kitang-kita ang pinsalang dulot ng bigla ang paglagasa ng tubig. Hindi nakakatulong ang pagkalat ng mga maling balita na nagdudulot ng panik sa mga residente doon. Mula sa Carmen Rosales, Pangasinan, nakatutok si Susan Enrique. Ang mga residente ay takbuhan. Halat ang kabado at nagugulahan. Sumalat sa siyang balita sa Rosales ng Pangasinan na nasira umano ang sadwa ni Dam. Karamihan sa kanila nalubog sa tulig baha o di kaya sinangay ang mga galit sa bahay. Pagbiyak ng pamunuan ng sadwa ni Dam, matatag ang dam at wala itong sira o truck. Nagbalikan lang ang mga tao sa kanika nilang tinutuluyan matapos ang anunsyong ito. Sa ibang bahagi ng bayan, bakas ang pintara ng Bagyong Tepeng. Mga sasakyang sinangay sa gitna ng bukid, nawasak na kalsada, tumbang mga poste at mga nasirang establisimiento. Sa buwan ito kahapon ng Philippine Coast Guard, kita ang bahang halos lumamon sa SM Mall sa Rosales. Halos 1,000 katao ang nanatili sa second floor ng mall sa kasagsagan ng baha ng Huwebes ng gabi. Napuno kasi ng tubig ang ground floor. Kaninang umaga, agad sinimulan ang clean-up sa mall na nagmisto lang bodega dahil sa tambak ng sira at batang gamit. Ang mga gamit kasing inanod ng tubig bumara sa mga pintuan. Makapal na putik rin ang iniwan sa car park. Basag ang mga salamin at nagsalat ang iba't ibang gamit. Isa sa mga iligtos kahapon ng Coast Guard ang isang buntis. Anina, nanganak na siya. Sa katabing bayan naman ng Villasis, mababa na ang tubig baha. Ang mga residente, nagpapatuyunan ng mga nasirang gamit dahil gumanda na ang panahon. Sa Urdaneta naman, kahit mainit na, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha. Mula sa Pangasinan, Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras.